ang kahanga-hanga sa nasaksihan namin sa field, Father, ay yung dedication and commitment ng lahat sa gitna ng limitation ng resources. Nakita po namin yung hunger ng mga tao sa pananampalataya at sa Panginoong Diyos. Magpatuloy sa pagiging committed, sa pagturo, or sa gawain natin sa Katekatikal Ministry. Na ang katekista dapat with substance. Dapat may sense. Dapat may dating. So, I think it is very useful for all our catechists in the Philippines. Kahit from Luzon to Mindanao, kahit iba't iba ng lingwahe, iba't iba ng sitwasyon, I think makaka-relate at magagamit ng gusto ito. Kitang-kita natin dito, ang daming kagalakan ang pupwedeng maging bunga ng pagbabahagi natin ng mga aral ng pananampalataya, no? Ang atin pong catechetical module, we will upload it sa website po ng NCS at dun pong mga interesadong makabasa nito at makita po natin, makapag-ambag tayo, magbigay tayo ng input, remark, feedback para po sa final printing po ng ating catechetical module. Isang magandang ambag para sa simbahan ngayong 500 years of Christianity. Kung ating proyekto ay kwentong Biblia. Kaya ang unang layunin natin dito sa ating kwentong Biblia na ito ay ang bawat Pilipino, bawat Kristiyano na huwag matakot magbasa ng Biblia. Maaari nating basahin ang Biblia na parang isang dokumentong impersonal. Maaari natin itong basahin tulad ng isang taong nagmamasid mula sa malayo. Ngunit kung babasahin natin ito bilang banal na kasulatan, bilang salita ng Diyos, inuudyok tayo nito na lumahok sa isang personal na pakikipag-usap. Hinahamon tayo nito na harapin ang Diyos at ang ating sarili. Kung babasahin natin ang Biblia bilang salita ng Diyos, hindi tayo makakatakas ng hindi tumutugon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. At nandito na naman tayo sa ating kwentong Katekista webinar number 6. Magandang gabi, Doc Yaye. Magandang gabi, Doc Jo. At minsan iniisip ko, talaga bang maganda yung sasabihin natin ngayon? Dahil medyo nasa harap na naman tayo after one year ng pandemya, Doc Jo, no? So medyo ang issue natin ngayon ay talagang kung paano natin malalampasan itong pandemya, no? And siguro talaga mas magandang ibati natin ngayon is mapagpalang gabi sa ating lahat dahil sa gitna ng pandemya ay may pagpapala po tayo dito. At ang kauna-una ng pagpapala, Doc Jo, ay alam niyo naman po, medyo special yung kwentong katekista natin ngayong gabi, right? Mm-hmm, ito po ay pre-celebration ng ating University Research Week at binabati ko po ang lahat po ng kasamang mananaliksik sa University of Santo Tomas. Doc Jo, bati ka rin. Yes, magandang gabi po muli at tama yung pagbating, mapagpalang gabi po sa ating lahat at para sa mga kasamahan nating mananaliksik ng University of Santo Tomas, Happy Pre-Research Week or Happy Research Week po sa inyong lahat. Oo, at ito po ay napakahalaga dahil ang National Catechetical Study ay
talagang nagsimula dahil sa isang hiling ng Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education ng ECCE, ng CBCP, nung lapitan tayo noong 2016 para sa pag-aaral ng National Catechetical Study ng ating umahal na obispo, Bishop Roberto Malyari, at syempre si Mother Jess. No? At nagtataka ako noon, dahil director ako noon, sabi ko, anong magagawa namin sa pag-aaral ng Katekista? No? So sabi ko, oh my, parang nasa sociology ako, paano to? Pero Doc Joe, ikaw, wala kang problema nung kasi nung nilapita kita. Naalala mo ba yung time na yon? Yes, that was 5 years ago. At ngayon ay naandito na tayo, malayo na ang nilakbay natin. Ano po, Doc Yaye? Opo, at doon ko po na-discover na ang University of Santo Tomas is committed to doing church-related researches, because formerly the Social Research Center, which became the Research Center on Culture, Education, and Social Issues, and now the Research Center for Social Sciences and Education. Kaya shout out po kay Doc Bell, Belinda De Castro, at sa ating Vice Rector for Research, si Dr. Maribel Nonato, ang aming academician. Thank you so much for giving us this opportunity na kahit po ang simbahan ay naghahanap po ng panaliksik at ang ating pong University of Santo Tomas ay tumutugon sa ganitong uri ng panaliksik. Gaano ba kahalagang manaliksik bago tayo gumawa ng mga intervention program? Oo nga, no? Alam natin na mahalaga na ang ating ipakita, lalo na siguro sa usaping simbahan, ay galing doon mismo sa mga nakaranas dito, sa mga mananampalataya mismo, at nang mas lalo nating mapaigting ano po yung ating pagtuturo. Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa pananampalataya, isa na naman pong research-based intervention outcome ng National Catechetical Study ang ating pag-uusapan. Tama-tama, di ba, Doc Yaye? Tama. At kaya ngayon, siguro mahalaga umpisahan natin na batiin muna ang lahat ng mapagpalang gabi, mga katikista. At alam ko, marami ang makikinig ngayon sa atin dahil ang Rio ito, ang riyong ito ay napakadaming umaattend every Saturday, at ito yung tinatawag natin na Kwentong Biblia. And siguro maganda, bago nating tunay na ikwento yung Kwentong Bibliyang proyekto na mamaya na dito sila Father, na dito si Angreyap, no? So bago yung kwentong yon, ipakita muna natin ano ba yung research basis ng Bible Catechesis, no? So, hihingin natin na pakita ng mga kasama natin sa NCS yung resulta nung 2018 hanggang 2021 study natin. So ang maganda dito ay ngayon teka lang nga, ako na lang po mag-share, no? Yan, ipapakita po natin, no, yung results, yung research findings mula sa ating pananaliksik na tinuntungan po kung bakit tayo nagkaroon ng Kwentong Biblia na nagsimula noong October at magtatapos na po sa Sabado. 20 sessions ito. So ito na ang ating basis. Ano-ano ito, Doc Yayet? Well, ang kauna-unahan is that from the almost 27,000 respondents, no? Kasama natin dito si Doc Oyeng, no, na gumawa at nag-ayos nitong datos na ito. Nung 27,000 respondents natin, ay nung pa man, Doc Joe, malinaw na nung tinanong natin mga katikista, ano ang content na dapat i-prioritize sa formation, kauna-unahan talaga dito na sinabi nila, it's sacred scriptures or Bible, right? 76.1%. Sinundan ito ng sacraments at fundamentals of faith, no? Ang 64.2%. Doc Joe, ito, tingnan nyo. Tingnan mo yung sumunod. Yes, ang sumunod, how helpful are the ongoing catechetical formation programs in your spiritual growth? Talagang 87.6%, no? Yeah. In deepening your faith, ang laki-laki po, 84.5%. And in the enhancement of catechetical pedagogy, mahalagang mahalaga yung mga catechetical formation programs. Yun ang lumabas sa ating pananaliksik. And when they were asked, what materials do you actually use as sources of your catechetical instruction? Number one, ang Bible. Kaya talagang mahalagang mahalaga magkaroon tayo ng intervention sa Bible, kasi naalam natin na ito yung ginagamit nila sa pagtuturo. Next, familiar ba sila sa Bible?
Opo. Familiar naman, Doc Jo, right? Familiar and very familiar yung sumunod, no? Pero talagang familiar sila, mga katikista po natin. Correct, oo. And then, ito naman, makikita natin na yung Biblia talaga is one of the spiritual activities that they do on the everyday, daily basis, no? Una yung pagdadasal ng Rosario. This is the Marian character of our catechist. Catechist. And then, pangalawa, yung pagbabasa ng Biblia. At pangatlo ay ang pagpunta sa o pagsisimba, no? So talagang makikita mo na yung Bible has been part and parcel of all the catechetical life, no, nung katekista, no? And so pagdating naman sa ating 2021 study ng mga catechize, yung mga nakatanggap ng catechesis, July po ito kasi October nagsimula yung Bible catechesis, kaya ito yung ginamit po naming datos. Do you attend religious services and, you know, all these things, Holy Mass, Bible service? Overwhelmingly, yes naman po ang nakuha natin sa ating respondents. Yes, across all age groups yan, no? Across all age groups. Correct. Yes. And next, Doctor, ito, paliwanag mo ito. Which of the following religious practices do you observe? Makikita po natin, no? Siyempre, yung pagsisimba ay naandoon. Naandun pa rin ang reading the Bible. So kahit yung ating mga catechized, una yung mga katekista ang ating tinanong. Etong pangalawa, yung mga catechized, kasama po ang reading the Bible doon sa top 6 religious practices. Yes, yes, yes. Opo. So dito malinaw na talagang part and parcel talaga itong Bible, ano, reading the Bible as part of the practices ng mga catechized, hindi po ito ng mga katekista. Okay. So how often do you read the Bible? We ask them. So 8 to 14 years old, okay? 8 to 14 years old, sometimes hanggang sa 59 years old, sometimes lang ang sinabi nila na frequency ng pagbabasa nila ng Bible. Pero when you go older, right, as per the catechized respondents, always na yung sinabi po nila. So merong konting generational age group difference. Next, yes. Tapos, aware ba sila, no, sa ating mga church documents about our Catholic teaching? Yes. Across all age groups, 64.9%. Pero makikita natin kahit papaano, 35.1% yung no. So ito yung po mga tinutugunan natin sa research-based interventions. Correct, oo. So if yes, ano yung aware sila na sinasabi nila dun sa mga kakaunting nagsabi na sila ay yung level of awareness nila doon sa church documents? Ano ito? Well, CCC saka CFC yung sinabi nila. So CCC and CFC seems to have come along, you know, a long way na, no? Since it was introduced. So, yes. From what you can recall, which of the following topics did you learn from your catechetical instruction? So, ito naman, tinatanong natin yung mga catechized, ano talaga yung natutunan nila sa kanilang catechetical instruction? So, ano-ano ito, Doc Jo? So, makikita natin, syempre, nandun yung dasal, no, yung buhay ni Jesus. Pero kita po natin, no, pampito po ay ang Biblia. So, alam ng mga catechized, yung ating mga tinuturuan, na ito yung mga itinuturo sa kanila. Yes. Okay? Yes, yes, yes. And so, then, pero alam, oops. Mukhang yun ang kahuli-hulihan, Doc Jo. Okay. Yun ang kahuli-hulihan, Doc Jo. So it seems really, Doc Jo, na talagang mahalaga na pag-aralan natin ang Biblia. At napakaswerte natin, Doc Jo, dahil wow, it is you know the story. It was Mother Jess asking us, sino kaya ang pwedeng magbigay ng Bible catechesis and everyone. And then we were so happy and I was so surprised, Doc Jo, you introduced me to someone you know. Yes, 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 a Bible expert, kaya talagang very blessed tayo, nagkataon naman na nandito siya ngayon sa Pilipinas, no? Mula sa kanyang pag-aaral sa Switzerland, nagkataon naman na sa ganitong pagkakataon na kailangan natin ng mga intervention outcomes mula po, no, sa mga empirical study natin, mula mismo sa mga katekista at sa mga tinuturuan, mahalaga na magkaroon tayo ng Bible catechesis. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ngayong gabi po, anyayahan natin sa ating webinar Zoom meeting ang atin pong resource person ng ating kwentong Biblia,
Reverend Father Winifredo Padilla III, OP, Father Georgie, at ang atin pong president ng REAP, Religious Educators Association of the Philippines, na siyang nanguna po sa ating kwentong Biblia intervention, Sir Reuel Rito Senyo. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi po sa kanilang lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong paanyaya para may paliwanag, mapasalamatan lahat ng mga tumulong para maisakatuparan ng ating intervention na ito. Yes, so pabatiin muna natin si Sir Reuel, si Professor Reuel ng DLSU, right? Magandang gabi po sa ating lahat sa mga bumubuo po ng NCS, Pari Project, at syempre po yung mga manonood po natin. Ang mga participants po ng ating Kwentong Biblia, andito rin po sila at sila po ay nanonood sa ating live streaming. Opo. Maraming salamat po. No? So siguro, ang una kong tanong, tapos ibibigay na natin kay Sir Reuel yung kwento. No? Una kong tanong kay Father Georgie is, nadun ako sa mall, naghahanap ako ng tulong, tinawagan ko si Father Georgie, hindi ko alam kung nasaan siya. Ha? Gusto kong, Father, ano po ba yung una niyo pong reaction nung nalaman niyo po na talagang seryoso na po tayo para magbigay po kayo ng Bible Catechesis Formation Program, not for one week, not for one talk, but for the entire 20 sessions. Ano po yung na-recall niyo pong unang reaction niyo? Well, hindi talaga ako nabigla dahil unang-una, talagang si Mother Jess talaga, dahil sa kanyang pangungulit din. Gasig. Tapos, pero ang para sa atin, ang pinaka nag-u-joke talaga para ituloy sa kabila ng hirap siguro na bigla ako nung bigla akong umuo, nabigla talaga ako sa magnitude nung gagawin. Pero nung natatanan nyo, Doc Yayet, yeah, nung tayo'y nasa Baguio, yes, yun yung talaga para sa akin yun yung nagtulak talaga ng malakas para ituloy yung project. Dahil nung inimbitan niyo ako magbigay ng talk, nagtugma yung talk ko doon sa findings ninyo. Tama. At doon talaga nagkaroon tayo ng follow-up meeting kasama si Bishop saka si Father Ernie, si Bishop Bobet saka si Father Ernie sa UST nung January, siguro like 3 months after that, yes, Baguio conference. So doon na nabuo yung project, pero hindi ko talaga nakita na ganito pala yung magnitude ang sabi sa akin ni Mother Jess noon face to face. So we were planning na siguro up to 150 catechists. Tapos biglang nagkaroon ng pandemic, mas napaganda pa dahil libo-libo yung naaabot natin ng project na ito. Kaya napakaganda yung resulta na nakapagbigay tayo ng tugon doon sa NCS research na ginawa ninyo Dr. Salamat naman. At kaya nga ito naman, siguro nagtataka yung iba. At ngayon, papakwentoy na natin siya, Doc Joe, no? Kasi ikaw, religious educator ka talaga, Doc Joe, no? Ito yung training mo, no? Simula nung ikaw ay nagtuturo na talagang religious education ang nakuha mo. Ngayon, kailangan natin ng tulong. Kaya po, nilapitan po natin ang Religious Educators Association of the Philippines. Ito po ay sila Sir Reuel. So, Doc Joe, yes, pabayaan natin na magkwento si Sir Reuel kung yung nangyari. Sige nga, yes, Sir Reuel, ikwento nyo nga sa amin paano ba tayo nag-conceptualize, nagsimula, at kumusta, no, hanggang doon sa nakaabot tayo ng ilang libong mga manunood at mga dumalo sa ating kwentong Biblia. Balita ko pati daw abroad. Meron tayo. Pumasok tayo sa abroad. Sige, Sir Reuel, the screen is yours. Tama po. Siyempre po, ang Religious Educators Association of the Philippines po kasi ay hindi lang po binubuo ng mga religious educators. May mga katekista po tayo at mga church workers na members po, no? Very active members. Kasama na rin po dyan yung mga
mga kasama natin sa campus ministry, for example sa school, at kahit nga po yung ibang mga kasama natin sa simbahan ay nagpapa-member din po sila. So medyo malaki rin po kasi ang reach ng religious educators, kaya po ay naisipan din namin na paano may continuous din po kasi kaming mga webinars, mga activities, at ito pong kwentong Biblia po ay parang tumugma rin po, no? Kasi Sabado po siya, umaga, at para din po sa updating, sa training din po, sa development ng ating mga members. At hindi lang po members, kundi kasama na rin po dyan yung ating mga circles po, no? Yung parang ating mga networks po natin. So ako po ay mag-share po ng screen para makita nyo po ang mga updates po. Sige, tingnan natin. Tingnan natin, oo. Okay, Sir Ruel, pwede naman kami magtanong, no, along the way. Sure po. So ito pong ating kwentong Biblia updates po natin. So out of the 20 sessions, naka-19 na po tayo as of the last Saturday. So may isa na po tayong pinaka-last na session this coming Saturday para makompleto po yung 20 sessions po natin. So in fact nga po, pag pinresent ko po ito, usually po pag pinresent po yung mga ating mga participating institutions po, no, ay medyo 7 minutes po, no, pag inisa-isa yung mga hindi nga po actually isa-isa po yun, eh. Parang pina-flash po lang namin, gagaya lang po ng gagawin ko po ngayon. Ito po ay based po dun sa ating March 20, pinaka-last Saturday na updates po natin. Ito po, meron po tayong 256 affiliated or parang affiliations or institutions kung saan nanggaling po yung participants. So hindi ko na po babasahin isa-isa po yan. So medyo bilisan ko, daanan lang po natin kasi matagal po, no? So alphabetical order po ito. Wow. So, kita po natin. So, ito ay local and overseas, no, Sir Ruel? Opo. So, halo-halo po ito pero naka-alphabetical po siya. Yeah. Mm-hmm. First slide. Tingnan natin. Wow. Second slide po. Ang dami ng institutions na ano nito na niyinakap nung Bible Catechesis. Yes. So meron tayong mga eskwelahan, meron tayong private and public schools, no? Meron tayong mga DepEd participants pala. And then dioceses, meron tayo. In a way, it seems that it became a bridge amongst institutions, not really mga religious education institutions, but also yung iba't ibang aspects like yung parishes, yung even, and I heard na even yung mga ibang sekta meron rin nakikisama sa atin, yes. No, just yes. To listen to Bible Catechesis. Mm-hmm. Meron tayong mga government organizations din, no, na wow, sa atin. All right. Wow. Of course, catechetical centers ay naandyan, no. Yeah. Oo. Wow. Grabe, no? Nakaka-overwhelm po kung sasabihin natin yung impact nung Rio, which is an intervention of the research, no, sa buong Pilipinas at beyond the Philippines. And we are so thankful, Sir Ruel, ano, for taking the lead of all this initiative. Yes po. Of course, on our part po ay ang ating mga kasama po sa simbahan at sa mga schools po natin, talagang uhaw din po talaga sila sa kaalaman. Mm-hmm. At kami lang po ay facilitators lang din po. At syempre, yeah, kami rin po ay nag-a-attend. Kami rin po ay mga nag-a-attend din po nung yung mga kasama ko sa religious educators. Kami rin po yung mga participants din. So parang mutual, very mutual din po yung aming pagtingin sa activity na to para sa amin, sa aming mga kasama. At syempre po para ma-share din po ito sa mga nakakarami po natin kasama. So parang training the trainers. Training the trainers. Pero ang tanong doon is, gagawa rin sila ng modules, no? Kasi assignment nila yung modules. So, yes, yun po ang output, no? Mm-hmm. Yun yung output nila pagkatapos ng 20 sessions. Tama ba, sir? Yes. Merong output ang lahat ng dumalo dito. Tama po, meron po silang output po. Nag-specify po kami ng parang 5 modules po for the whole 20 sessions. Nagagawa po sila yung ating mga katekista at religious educators. Gagawa po sila ng modules na pwede po nilang gamitin sa kanilang catechism classes or kahit po sa classes po nila sa eskwelahan. Pero yung ating po mga participants po kasi tayo na non-catechist and non-religious educators. So kasama po dyan, kung kunyari po mga sakristan po, no? May mga gusto, mm-hmm, nag-sign up, yep, po, mga lectors, commentators,
or yung iba po ay mga DepEd teachers po natin na kahit hindi po sila nagtuturo ng catechism or ng religious education, sila po ay pwede rin pong talaga mag-attend at sumama po sa ating sessions po, no? So kahit po mga catechista pa rin sa abroad, so mamaya po may papakita rin po ako sa inyong mga parang datos. Sige po, up to letter X na po yan. Ayan. Wow, ito na. Ito yung location po ng ating mga participants. So, ang pinakamalaki po ang contingency pa rin naman po ay galing sa NCR or National okay. Capital Region po. So, mahirap po talagang specify yung location na marami po talaga. Kasing tagal din po mamaya siguro kung isa-isahin po. Pero sa North Luzon po, meron tayong 181 participants. Sa mm-hmm. South Luzon, opo, 147. Tapos po sa Visayas, 35 po sila from the Visayas. Sa Mindanao po, may 20. Tapos abroad, no, so very interesting po to, meron tayong 7. So mm-hmm. specifically sinulat ko po kanina ay maraming yung 7 po ay isa po ay galing from Milan, Italy, isa from Athens, Greece, meron pong dalawa from Doha, Qatar, meron isa po from Saskatchewan, Canada, isa po from Malaysia at isa po from LA, California. Ayan po, so 7. Sila po kasi na nag-email din po sila sa amin at nalaman po namin na iba sa kanila po ay mga katekista rin po sa kanilang respective parishes. Pero Filipino po sila kasi nga po yung ating yung lingwahe or language na ginagamit po natin sa sessions, talagang sinigurado po namin na Filipino ang ginamit po namin para po sa karamihan po ng ating mga katekista ay lalo po nilang maintindihan yung ating yung Biblia po. Wow! Wow, wow. Ayan. Maraming salamat, Sir Reuel. No, talagang really interesting at talagang biyaya ng Diyos. Ito siguro tanungin natin si... meron pa. Okay, ito, ito yung reach natin. Ito po, si Sir Reuel. Opo. Ito po ay yung platform po na ginamit since gumagamit po tayo ng Zoom. Karamihan po na yan nasa Zoom. Pero yung iba po kasi nasa YouTube po sila. In fact, ito po yung count dito ng mga 500 plus, almost 600. Ay ano po to, ay yung live session po ito. Meron live po kasi iba na kung iba po yung kanilang may mga participants po kasi tayo na kung iba yung kanilang meron po kasi silang Saturday activities, for example sa parokya, possible na pinapayagan po natin sila panoorin yung recording sa ating YouTube. So kung yung YouTube recording po natin or YouTube yung ating video sa YouTube, yung kanyang parang views din po ay umaabot din po ng mga average po ng mga 2,000 din na views. So yun po yung mga katekista po natin, possible at mga ibang participants na hindi po sila nakasama sa live kasi sakto daw po na meron silang recollection sa umaga ng Sabado, for example, or meron po silang parang ibang activity na ginagawa or ibang po. So this is one of the best alternative natin ngayon. Nakala natin pandemya, hindi siya face-to-face, pero dahil pandemya, naka-online siya, but the power for it to be watched and rewatched again and again is possible because it's just in YouTube. And sabi ko nga kay Sir Reuel, even if I missed a part of it, at ako yung nag-subscribe, lilitaw sa YouTube ko na meron na palang bagong session and I could watch it again. And if I missed the other sessions, I could watch and still there, right? So ito yung power nung ating platform ngayon na online, no? Congratulations on that. Sinasabi nating ito yung sinasabi nating biyaya sa gitna ng pandemya na natanggap natin, di ba? At kung may kwento ko lang po, no, kung matatandaan natin. Ako po yung kasi nag-moderate nung first session. Bakit tayo nagpunta ng YouTube, no? Dahil sa Zoom lumagpas tayo ng 500, no? Kaya nagulat din tayo yung unang session, ganoon pala karami, kaya naisip na natin na dalhin na siya sa YouTube, pati Facebook Live para mas marami ang makadalo. Yes, so ngayon, puntahan natin si Father Georgie, itanong natin, kasi yung tema, Father, pwede bang ikwento? Bakit nabuo yung ganitong tema? Kasi nabanggit nga ni Sir Reuel na merong mga dumalo na personal talaga. At yun ba ang gusto natin sa ating kwentong Biblia na maging personal din ang approach? Father Georgie? Well, talagang choice po natin, ginawa natin na Filipino yung gagamitin na lingwahe. Pangalawa, kaya natin tinawag na integrated approach, kwentong Biblia. Unang-una dapat yung Biblia ay ikinukwento. Kasi ito yung subject ng aking talk nung nasa Baguio na kailangan huwag tayong matakot. Ang problema,
alam nga natin ang Biblia, pero hindi natin alam kung paano siya basahin. Kaya yung kwentong Biblia talaga is approach para madala yung Biblia, maipakilala yung Biblia sa mga tao para masabi nila na alam talaga natin kung paano ito gamitin. Kasi ang number one na mali, ang number one na mali natin ginagawa sa Biblia ay pag minsan sinasabi natin, sinasabi ng Biblia o tinuturo ng Biblia dahil matatagpuan yung isang talata na ito. Eh, mali po yun. Kaya natin ginawang kwento para makita natin yung kabuuan. Ibig sabihin, magkaiba yung matatagpuan mo sa Biblia lang at iba rin yung itinuturo ng Biblia. Hindi ibig sabihin na nasa Biblia, itinuturo na niya. So yun yung gusto nating ipaabot. Kaya namili tayo ng 10 session sa Lumang Tipan, 10 session sa Bagong Tipan, para sa kabuuan makita natin ano ba yung pangkalahatang kwento ng Biblia, para hindi ko lang siya isa cite as a proof text. Kasi kalimitan ng mali nga is dahil alam ko lang yung favorite quotation ko, favorite verse ko sa Bible, para bang dapat makita natin kung paano ba siya ikinwento. Kasi yung Biblia ay isa love story, kwento ng pagmamahal ng Diyos sa tao, sa bayan. Kaya dapat makita natin kung paano tuhugin yung lahat ng kwentong iba-iba, galing sa iba-ibang mayakda, maraming mayakdang tao. Pero ang pangkalahatang mayakda nito ay yung Diyos na gustong makipag-ugnayan sa atin. Kaya yun yung pinili nating metodo para maipahayag yung mensahe ng Biblia sa ating mga kapatid, sa mga katekista lalo na. Naku, napakaganda naman po nung pagpapaliwanag as always ni Father Joji. Kaya siguro marami nakikinig kasi nasa baba, naiintindihan gamit ang lengguwahe natin, no? At siguro Father Joji, yung contextualization, gustong-gusto ko yung approach na yon, no? Na ang ginagawa natin is pinipilit nating intindihin sa pamamagitan ng kwento ang talagang tamang pagbasa ng Biblia, bilang may context kasi siya. Hindi siya pwedeng basta you take out something, hindi mo naintindihan yung historical, contextual dimension ng lahat ng to. So, si Sir Ruel, I think meron pa i-share, no? Meron pa yata mga i-share. Sir Ruel? A couple of pictures lang po ito. Sige nga po. Para makita niyo po. Mga ilan lang po kasi marami po pag pinagsama-sama. Getting na natin, no? From kila Sister Mamu Ponce po ng San Antonio de Padua Parish, Cavite. Yung, tumunghay po sila. May mga talaga masisipag po talaga mag-picture, no? Yan po. At kahit po nasa bahay lang, basta may cellphone, opo, no? Kahit maliit yung screen na sila po ay talagang kikisabay at sila po ay nag-aaral, yan po, ng Biblia. Mm-hmm. Yan po, mga magkakasama. Ibig sa magkakasama, iba't ibang magkakasama po sila sa parokya, pero iba't ibang bahay po, no? So, ayan po. Mga pictures po nila, Miss Winnie. Yeah. Tapos si iba po kasi isang grupo po sila. May social distancing naman po, kagaya po sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawa Parish po. So sama-sama po sila. In fact po, isa lang, parang yung ating pong tally din po kasi ay hindi accurate. Kasi iba pong grupo, isa po silang Zoom account, pero marami na po sila, mga 15 to 20. So possible po na mas marami pa yung ating mga participants. Yung iba nga po ay hindi naman nag-attendance na, sila po ay talaga ano lang po, no, not there for formality, pero sila po ay nakikinig at tumutunghay sa ating mga sessions. Ayan po. Ito po yung aming mga ilan po sa mga, ito po yung pinaka last Saturday na screenshots. Wow. Po namin. Ayan po. Mga 7 slides po ito, pero hanggang 7 lang po yata nilagay ko dito. Ayan po. Sir Ruel, medyo na-overwhelm ako. Kung pwedeng umiyak, nakakaiyak. Kasi hindi po namin ine-expect yung ganitong uri ng response, no? Lalo na sa isang panaliksik na ginagawa po namin, right? Opo. So talagang mukhang talagang there is a need to do a lot of action researches, no? And there is a logic to do a research na may basis, no? At ngayon, nakita natin na tinugunan natin yung sinasabi nilang kailangan nila, kaya maraming tumugon.
Di po ba? So talagang nakaka-overwhelm na makita po sir and father yung epekto po nito. Sa research meron tayong concept ng impact, Doc Jo, right? Opo. And impact yes, in many dimensions, no? Pero ito mukhang kakaibang impact po ito. Paano mo ito ma-explain, Doc Jo? Oo nga. Tunay ngang ito ay isang malaking ambag sa simbahan ngayong 500 years of Christianity at isang patunay po no na ang kwento ng pagmamahal ng Diyos ay patok na patok sa ating lahat. Katulad nga nung sinabi ni Sir Ruel na ang iba naman ay naandoon, hindi na nga nag-a-attendance kasi meron tayong attendance po kayo para sa certificate din. Pero yung iba talagang gusto po naming dumalo at makinig. So, nagkataon naman po na meron ding nakatulong si Father John yes. sa pagpapaliwanag, no? At sa pagkukwento ng pagmamahal ng Diyos. So, maari siguro nating tawagin sila Doc Yayet. Sige, unang-una pasasalamat kay Sir Ruel kasi talagang pawis at dugo at lahat ng mga moderators. Alam mo, I've never known the moderators. Hindi ako part ng REA pero wherever I listen to them, alam mo yung talagang handang-handa sila. And what they did was to make sure na represented lahat. Hindi lang yung lahat na nasa Manila, kundi kahit nasa Kasuluka ka, may problema ka sa internet, mag-moderate ka. So sabi ko, this is really fascinating, empowering, na alam mo na yung organization is all over the country. So they empower each and everyone, no? At magkakakilala sila at nagtutulungan sila para sa isang session. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nadito yung mga nakatulong ni Father na gusto nating makasama sa sharing na to. Ang kauna-unahan ay ang kanyang katoto kasama. Siyempre, ngayon ko lang nalaman na Dominican pala. So, of course! Pakilala mo nga, Doc Jo. Yes, kapatid, no? Kapatid ni Father Georgie sa Dominican Order. Of course, si Father Georgie ay inaanyayahan natin na magstay pa din, manatili sa ating kwentuhan kasama ng ating mga bisita. So, simulan po natin, Father Art Vincent Pangan, OP. Magandang gabi, Father. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Father, okay. Pasensya na. Kala ko hindi kayo OP. Eh, talaga palang kapatid natin to sa Dominican yes. Order. Opo. Oo, at Bible scholar din ng Dominican Order. At of course, mga kapatid, at tayo po ay talagang nabiyayaan na nakasama natin sa kwentong Biblia ang kambal, Doctors Marilu and Maricel Ibita, Doctor of Philosophy, Doctor of Sacred Theology. Magandang gabi po, Doc Malu and Doc Maricel. Magandang gabi po sa lahat at sa nabumubuo ng kwentong Biblia at ng kwentong Katekista. Salamat, Doctor Malu. Magandang gabi rin po sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo, hindi lamang ng kwentong Katekista at kwentong Biblia, kung hindi lahat ng mga tao na nasa likod nito, yung buong research committee, kay na Bishop at saka kay Mother Jess, salamat po ng marami. Maraming salamat po. Siyempre sa lahat ng Katekista na nanonood pala din ngayon at kasama natin. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At alam ko po, ngayon lang po tayo nagkita-kita online, no? Pero kami po ay nanonood po sa inyo. At ang totoo po nun, Father Georgie, ginulat mo ako nun. Kasi syempre, as the audience, ako po audience, eh di syempre, nanonood ako, nagulat ako, tama ba yung pinapakinggan ko? Sabi ko, teka, ano nangyari? Sabi ko gano'n. So, hindi naman po ako nagpanik kasi nung pinapakinggan ko, wow, magandang input to, ay talagang sabi ko, maraming salamat po at alam ko na matapos po ito, ay sigurado akong marami pa pong kami pwedeng kunan ng tulong pala. Pero ang tanong ko po, Doc Jo, ay ganito. Dr. Malu, Dr. Maricel, Father, kumusta po? Nung po kayo ay inimbitahan po para magbahagi ng inyong expertise no sa isang online platform katulad po nito, kumusta po? Ano pong una naging reaction nyo? At ano ang inyong naging karanasan nung inyo pong mga sessions? No? Si Dr. Malu muna. Dr. Malu? Maraming salamat, Doc Yayet. Alam nyo po yung pag-imbita kasi sa amin, ito ay dahil sa talagang
Ito ay nakaugat sa kapatiran Dominicano. Kasi ito po ay pakikiisa kay Father Georgie dahil namin ang kapatid namin ito ay maraming ginado at dapat makatapos sa kanyang doctorate. Kaya naisipan namin, nung nagsishare siya, naisipan namin na, sige, sa paanong paraan kami makakatulong. Lagi naman dahil sa, alam niyo po, batang usay kasi kami. At maliban doon, kapamilyang Dominicana, kaya para sa amin, ito ay makakatulong hanggat sa maaari. So, nung nabanggit sa amin ito ni Father Georgie, sabi namin, sige kapatid, paano ba kami makakatulong diyan? Dahil nagkataon na ang aking pinag-aralan po New Testament at ang kakambal ko naman ay Old Testament. So, paano paraan makakatulong? Kaya naisip namin na kung makakagaan sa at makakatulong din sa mga tao dahil may ibigay namin yung bahagi ng mas napag-aralan namin, edi mainam po yun, makatulong sa formation ng ating mga katekista at ng lahat ng mga sumusubaybay. At pati yung mga hindi katekista o hindi religious educators, yung mga nagkakaroon ng chance na ma-access yung mga YouTube. So, mainam na makakatulong tayo sa ganang paraan. Ang sarap pakinggan, ano? Doc Jo, sino gusto mong next na mag-share? Yung kakambal niya para naman maging buo, no? So, meron tayong expert ng New Testament. Meron naman tayong expert sa Old Testament. Doc Maricel, kumusta po ang inyong naging karanasan? Ano ang inyong pakiramdam nung kayo'y naimbitahan? Yung pong katulad po ng nasabi na po ng kapatid ko, kasi nga po kami niya ni Father Jojo at saka po ni Father Art. Kung mga parte, umpong-umpong yung mga pusad namin at mga ulo para sa misyon ng Kwentong Biblia sa Dominican family. Yung experience ko po, usually kasi I give the talks ano, ng face-to-face. So, you can feel the energy, the thirst for the word of God. Doon sa experience ko sa Kwentong Biblia, mararamdaman mo siya, pero syempre talagang yung magnitude ano, mas marami, mas malawak talaga at makikita talaga natin na grabe yung pagkauhaw sa salita ng Diyos sa ating mga kababayan. Kaya yun pong naisip din namin, I think I also tried to do that in my sharing na makapag-ambag ng mga bagong kaalaman, pero ganun din ng mga simpleng metodo para paano ba magbasa. Kasi napaka-importante po sa akin, na katulad siya sabi ka ni Father Georgie na Kwentong Biblia kasi ito eh, kwento natin ito, diba? Kumbaga, tayo yung karugtong ng kwento. So, mas maigi na tayo din alam natin kung paano ba tayo magbasa ng Biblia kasi ang tanda-tanda na nito, taga-ibang lugar pa, ibang-iba yung kultura. So, importante po sa amin, lalo na sa pinagalingan naming isko sa doktorado na matutunan ng mga tao yung mga simpleng ways on how to read the Bible. Kasi naniniwala po kami, lalo na po sa mga katekista, at ganun din sa personal na pagpapalago ng buhay spiritual na lagi kong kinukumpara ito sa swimming eh. Diba? Hindi lagi na meron kang salbabida. Mm-hmm. Pag marunong kang lumangoy, kahit saan ka mapunta, carry na yan. Diba? So, hanggat maaari po, sinusubukan namin na mga simpleng ways of interpreting the text, especially, kung ba pinaka-accessible sa atin yung kwento mismo, diba? Minsan, maganda kung alam natin yung background, historical background, ganyan. Pero yung kwento at saka yung paano natin ito isasabuhin sa pang-araw-araw ngayong mga mapaghamong panahon, yun yung isa din po sa importante sa amin. So, it was really very overwhelming, very thankful din ako and blessed kasi talagang makikita mo yung mga concerns ng mga kababayan natin at malaking tulong talaga sa mga katekista kasi ang nakikita ko din po dito, parang tayo lahat, nagmumultiply tayo ng sarili natin, di ba? Si Father Georgie, minultiply niya yung sarili niya, nakisama kami. Ang ano naman, ang buong research center at saka ang REAP, minumultiply din nila. Pero actually, bago siya makapunta doon sa mga bata, sa mga ka-sharing, ang dami ng multiplication.
Diba? So parang miracle of the loaves na with whatever limits we have, meron na po tayong naparami. So salamat po ng marami. Ito yung kinatatakot ko, Doc John, no? Pag nakikinig ako sa mga Bible scholar, I know I will be treated with beautiful metaphors. Diba? Yung isang salita pa lang, parang wow, nasang Bible verse yun. So sabi ko, it's a beautiful metaphor, the Dr. Maricel. No? Ngayon, ito naman daw, Doc Jo, sabi sa akin ni Father Joji kanina lang, ay parang ito yung kanyang hindi lang fellow Dominican brother, pero mukhang sa specialization ay talagang kasama niya ito at kapatid niya dahil yes, parang protege na rin niya. Okay, so Father Arvin, kumusta po kayo? Ano, ginulat ba kayo ni Father Joji sa imbitasyon? Opo, gulat na gulat po ako nung naimbita ako dito sa Kwentong Biblia. Unang-una po, hindi po namin ito napag-usapan ni Father Joji nung mag-umpisa ang Kwentong Biblia. Ang Kwentong Biblia po, nung nag-umpisa ito ng October, ako ay nasa monastery ng mga Dominican nuns sa Cainta. Nagtuturo po ako doon ng Salmo for 30 days. At doon ko nakita yung unang mga sessions ng Kwentong Biblia. Hanggang sa kapag Sabado, nanonood din ako sa YouTube o kaya sa Facebook ng mga lectures, presentations ni Father Joji. Until nagkasama po kami noong January sa aming provincial chapter sa Caleruega, parang dalawang Sabado po no, Father Joji, na nag-present kayo sa Caleruega na nagsasuffer yung internet connection. Ano? Kaya pagkatapos noon, napag-usapan yung development ng Kwentong Biblia mula sa Zoom hanggang sa kumalat ito sa Facebook at sa napakaraming kapwa nating Pilipino mga katikisang naabot niya. Naalala ko at inimbitahan ako ni Father Joji na mag-share, mag-present sa Kwentong Biblia. Nagkwekwentuhan kami sa Zoom o sa Viber ni Doc Marilu tsaka ni Doc Maricel kasama si Father Joji. And out of the blue, all of a sudden, ginulat nila ako na, "Uy, mag-present ka kaya?" Sabi ko, umuwi naman ako agad kasi unang-una, malapit po sa puso ko yung mga katekista. Sapagkat ako po, naging pari siguro at saka naging mag-aaral ng Biblia sa inspirasyon ng mga katekista. Pero hindi mga katekistang Katoliko. Mga katekista ng ibang religion. Mm-hmm. Na nangingigay ng mga Biblia sa mga tahanan ng bata pa ako. Ang memory ko po noon, mga 3 or 4 years old ako, may mga grupo na namimigay sa baryo namin ng mga Biblia at tuwing hapon, babasahin ng tatay ko yung binigay nilang Biblia. At dahil hindi pa ako marunong magbasa, sinasabi ko lagi sa tatay ko, ikwento mo naman sa akin yung binasa mo. Tapos, kinikwento niya, pero may sinasabi, kung minsan sinasabi niya, hindi ko naintindihan eh. Kaya siguro nagustuhan ko mag-aral ng Biblia para makipag-usap sa tatay ko tungkol sa Biblia. At gawa ito ng mga katekista ng ibang Christian groups na namamasyal sa amin. Yung pinapresent sa akin ni Father Joji at saka ni Doc Maricel, Doc Malu na part sa Bible ay Gospel of John. Although ang aking pong pinag-aralan nung ako ay gumagawa ng licensure at MAI, prophets, especially Prophet Hosea. Pero pinaka-paborito ko sa mga gospel ang gospel ni John. Kaya ito po yung aking present. Ang pakiramdam ko noong very short yung time kasi napakaraming magagandang kwento, napakaraming magagandang detalye ang pwedeng i-share tungkol sa gospel of John. Iniisip ko nga, sana magkaroon pa ng maraming session si John. Maraming session pa ang bawat libro ng Biblia. Ang panalangin ko lamang po, mula noong nag-share ako hanggang ngayon, pinapanalangin ko ang bawat katekista na sana katulad nung experience ng dalawang disipulo on the road to Emmaus, maramdaman nila yung puso nila palagi na nag-aakalap tuwing bubuksan nila ang banal na kasulatan.
So, Father, pinapakiramdaman ko po kayo pero mukhang tama po na sinabi niyo po yan dahil ang totoo po niyan, baka hilingan po namin kayo ng marami pang sessions sa NCS. Ito po ay naka-record. Naka-record po ito. Gusto niyo po 20 sessions pa? Tigil sa isang 20 sessions, gagawa kami ng paraan para matuloy ito. Bilang pagtatapos sa segment na ito, Doc Jo, siguro si Father Georgie, ang gusto kong tanungin uli sa Father, kumusta naman po na nasaksihan niyo po yung mga kasama niyo po na nagbahagi din ng kanilang expertise sa mga katikista na talagang mahal na mahal po natin. Yeah, maraming salamat. Ako nagpapasalamat po dahil sila po unang-una sila po yung mga tunay na kapatid ko sa pamilya Dominicana at sila po talaga yung nagtutulak sa akin na na tapusin yung aking doctorate. Tapos na. Kaya yung tulong po talaga nila sa akin ay para doon din sa direksyon na yon na para makalibre ka ng konti at maka-concentrate ka sa inyong doctorate. Actually, sa katunayan, si Father Art po ay papunta rin po ng abroad yan ngayong May para magpakadalubhasa din. So magda-doctorate din po siya ng Bible studies, biblical studies. At ang mga supporters niya, yan din po si Dr. Maricel at si Dr. Mario. Sila po yung mga tagatulak po sa amin. Na, kaya sa mga susunod siguro, kung may mga proyekto pa sa mga susunod, hindi lang po kaming apat, baka mas lalawak pa. Kasi plano namin kung may mga proyekto pa, ibubuksan po talaga namin sa lahat ng mga dalubhasang Katoliko sa Biblia. So yung, ang pinakamagandang istorya dito, ang pinakamagandang kwento ay dahil sa pandemya, wala na tayong sinasabing espasyo. Lahat pwede, kahit nasa abroad si Father Arvin, kahit na kung saan sila Doc Malu sa Doc Maricel, pwede tayong magkwentong Biblia dahil hanggat may papambayad kami sa Zoom account, pwede ito. Pwede ito. Tuloy ang project natin. Correct! Doc, maraming salamat po sa inyong apat habang tinitingnan ko nga si Doc Yayat habang nakikinig kami, talagang parang alam niyo in awe ka, ganito pala makinig pagka nagsama-sama yung mga Bible scholars at kasi sila talaga ay makwento, no? At sabi nga pagkatapos tayong nakadalo po 19 sessions na tayo, no? 20th and our last will be on the Saturday. Sabi nga ni Doc Maricel, pagkatapos nating mapakinggan tong lahat, masarap na ngayong lumangoy, no? Mas masarap lumangoy doon sa kwento ng pagmamahal ng Diyos. At ang magandang nga napakinggan din natin na mula sa kanilang expertise, nag-multiply po yung interest, no, ng bawat isa na lalong mapakinggan ang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyong apat. Maraming salamat po. Ang huling katanungan po siguro kay Father Georgie. Father, at one na session na lamang po tayo. Ano po ang inyong pwedeng panghuling pananalita siguro sa mga dumadalo at nanonood ng ating Kwentong Katekista webinar series? Baka po kasi hindi kayo mapakinggan, no? Yung mga hindi dumalo sa Kwentong Biblia, para po sa Kwentong Katekista naman. Susundan ko lang yung sinabi ni Father Arvin tungkol sa pag-aalab ng puso. Kasi kami pong apat, kaya rin po kami nakakapagbahagi ng aming mga napag-aralan, dahil kami mismo ay sigurado nag-aalab ang aming puso kapag nagbabasa kami ng Biblia. Kaya sana tayong lahat ng nakikinig, lalo ng mga katikisa natin at mga religious educators, sa bawat pagbabasa natin ng Biblia, sana dalhin tayo ng Panginoon sa liwanag, pag-alabi ng ating puso para sa pagmamahal sa kanyang salita. Yun lang po yung aking dalangin at pag-asa sa buong simbahayang Pilipino sa pagdiriwang ng 500 years ng ating Kristyanismo. Wow. Maraming salamat po, Father Georgie, Dr. Malu, Dr. Maricel, Father Arvin. Ngayon naman, ay iimbitahan natin ang mga ilang katikista, ang dalawang katikista na umattend ng session na ito. So, Doc Jo, pakilala na natin.
Yes, maraming maraming salamat uli, Father Art, Doc Malu, Doc Maricel, and Father Choji. Mga kapatid, tinatawagan natin sa ating segment na ito si Ate Clarina Bataan. Magandang gabi at magpapakilala si Ate Clarina, no? Taga saan siya, anong diocese or anong parokya siya. And of course, nandito din si Kuya Brian. Magandang gabi sa inyong dalawa. Good evening po sa lahat. Good evening po, Father. Good evening. Oo, Ate Clarina, taga saan ka? Anong parokya ka? Teka, may na good evening si Clarina kay Father. Hindi ako Father, ako'y isang sociologist, no? Researcher minsan po ako. Minsan ganoon talaga. Mamaya si Father ang kausap mo. So okay, Ate Clarina, taga saan ka? Oo. Katekista po from Our Lady of the Rosary Parish, Manawag. Wow! I miss Manawag. No, it's been a long, long time. Hindi na ako nakapunta sa Manawag, right? Brother Brian. So, kayo na Brother Brian. Yeah, gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Kuya yeah, Brian, so, mahina yung ating audio. Medyo mahina. Pwedeng ilapit natin. Sa ating lahat. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako na lang si Brother Brian Tikiros, isa pong katekista sa aming parokya at isa din pong religious education teacher dito po sa ating senior high school sa De La Salle University, Las Marinas. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama dito sa napakagandang programa po na ito. Wow! Maraming salamat rin, kapatid na Brian and Sister Clarina. Ang unang tanong ko siguro ay, kumusta? Saan nyo narinig ang kwentong katekista? At kumusta? Ilan, nung umaattend kayo, nag-aalab din ba ang puso ninyo habang nakikinig kayo sa mga sessions ng ating mga Bible scholars? Brother Brian? Una tigit sa lahat po, nagkaroon po ng katuwa ng aking puso na maimbitahan kami dito sa pamagitan ng isa kong kasamahan dito na katekista po. Nagkaroon ng katuwa ng aking puso na magkaroon ng programang ganito dahil para sa akin napaka-importante na ang ating mga katekista ay mas lalong maarmasan ng kaalaman patungkol sa ating mga sa katuruan ng ating simbahan dahil isa sa numero unong problema na kinaharap ng ating simbahan ay ang mga mananampalataya natin na mabasahan lang na sitas, madali agad na hahatak sa ibang sekta. No, kaya napaka-importante talaga ng role na ginagampanan ng katekista. Kaya itong programang ito, natuwang-tuwa pong aking puso dahil may panibago na namang kaalaman ang ating mga katekista na maibabahagi nila sa mga estudyante nila, lalo't ang tungkol ito sa biblical studies, na sacred scripture, na kayang ipaliwanag ng mga katekista natin kahit papaano sa mga bata ang mga patungkol sa mga kasulatan. Kaya sobrang saya ko po dahil although mga matatanda na yung mga katekista namin dito, na problemado din po as coordinator dito sa ministry namin, ayokong matengga sila this pandemic na walang development sa kanilang kaalaman as katekista. Pero through this virtual learning, nakatulong po ito na walang pandemic pagdating sa mga mananampalatayang Katoliko. Wow, ang sarap naman pakinggan yung Doc Jo. Ito, walang pandemic, sabi nga niya. Parang ito yung karugtong nung sinabi mo, Doc Yayat, na hindi na nga nagkaroon ng espasyo at ng pandemyang ito. Thank you, kapatid na Brian. Tanungin natin si Sister Clarina, paano mo nalaman na may kwentong Biblia at kumusta ang iyong karanasan? Ayun po, Sister Jo. Blessing in disguise po kasi na-chat po ako ng isang friend ko about sa kwentong Biblia. Sabi niya na may program na ganito na para sa mga katekista. Why not? Sabihin mo din sa mga kasamahan mo. So, right away po, i-share ko kaagad sa mga kasama ko po through GC. At sa sobrang excited ko po talagang sign up ko po silang lahat para sigurado na maging participant sa ating kwentong Biblia. At ang karanasan din po namin napakasaya kasi
hindi lang po yung madagdagan ang aming kaalaman, mas napapalalim pa po namin ang aming relasyon sa Diyos. And pati na din po ang relasyon namin sa isa't isa. Kasi kadalasan po, through Zoom ang aming pakikipag-participate sa Kwentong Biblia. At sama-sama po kami sa isang hall na nakikinig sa bawat topic ng mga speakers. At natutuwa po kami dahil walang hadlang para mas mayakap pa po namin ang aming bokasyon bilang isang katekista. At napakalaking tulong po ito para sa amin bilang isang katekista na ito'y magagamit namin para ituro pa po sa mga bata at mas lalo na po sa mga hindi kilala, hindi pa po napapalalim ang relasyon sa ating Panginoon. Habang pinapakinggan ko sila Sister Clarina saka sila Brother Brian, eh talagang nararamdaman ko yung alab ng kanilang interest at pagkatuto sa mga sessions natin ng Kwentong Biblia. Sister Clarina, gusto ko lang pong malaman, no, kasi isa akong researcher, no. Mas interesado ako dun sa setup nyo na sa gitna ng pandemya magkakasama kayo. Meron bang isang speaker? May isang malaking screen kayong ginagamit? Opo. Very supportive po ang aming parish priest na si Father Alan V. Lopez dahil kasi meron po kaming program na Catequiz. Isang programa din po ito para maipaabot sa ibang tao through online ang katekismo ng ating pananampalataya. So, may mga monitors po kami, may mga laptops, meron din po kaming TV na malaki na ginagamit namin po sa Kwentong Biblia. So, talagang very supportive ang aming parish priest po. So, Sister Clarina, talagang sa panahon ngayon ng pandemya, sa iba't ibang community, kung talagang gusto nating ma-reach, no, yung laptop, mahalaga yon na ibigay, na suporta ng marami, no, kasi sa isang laptop lang maraming sa pamayanan ang matutulungan, no. Ito siguro yung isang magandang insight ngayon sa mga community development services natin kahit sa UST, na kailangan talaga na suportahan natin sila dahil pandemya. Laptop can make a big difference, tama ba? Saka yung screen. Yes, saka screen, no. Maganda din na napakinggan natin yung kwento na yon ni Sister Clarina para shout out, magandang gabi kay Father Alan ng Manawag Shrine, para din sa iba nating mga catechetical directors, pwedeng-pwede po, no, na mapagsama natin ang ating mga katekista gamit ang isang laptop siguro at isang screen, mas marami tayong maabot. Okay. Opo. Kumusta naman ang karanasan ni Brother Brian? Paano kayo? Kumusta ang setup nyo? Kanya-kanya rin ba kayo? O meron ka rin mga kasamahan na talagang magkakasama para matuto ng Bible catechesis? Brother? Hello. Brother Brian. Sa totoo lang po, let me share this experience. Kakaiba po itong experience ko sa Bible catechesis, sa online learning na ito. Napaka-challenging po. Kasi sa amin sa parokya, ako po yung pinakabata. Lahat po dito matatanda. So challenging, paano hindi sila marunong gumamit ng gadget at may pandemic, paano sila makaka-attend ng Biblia na naiingatan din yung kanilang kalusugan? Kasi syempre, ang only choice na lang ay magtipon-tipon sa isang lugar. And then, although may projector naman tayo, so, kaya nga all around, bit-bit ko si projector, bit-bit ko si speaker, bit-bit ko si ganito, ako na si laptop. Grabe! kaya nakakatuwa yung karanasan na ito kasi lahat sila matatanda, eh walang may kakayanan na mag-operate ng gamit, walang may kakayanan na mag-operate ng gadget, walang may kakayanan na gumamit ng cellphone. Napaka-importante na sabi ko. Kaya napaka-importante nitong ito, challenging talaga siya kasi
at least na overcome, at least lahat naka-attend, no, na nagamit yung aking yung silbi bilang nakababata sa kanila. Yeah. Alam mo Brother Brian, nakakatuwa na at as a sociologist of youth, ngayon ko napatunayan yung intergenerational importance ng buhay natin when it comes to technologies and when it comes to really making sure that technology becomes the means for faith sharing, faith giving, no? Kasi parang para sa akin yung karanasan na sinasabi mo, totoo yan. Kahit sa school naman, di ba? Yung mga teacher na medyo may edad talagang nahirapan na sa online learning. Kaya nga fascinated ako, paano mangyayari dito? Kasi yung research namin, halos 9 of every 10 babae, pero 52 years old ang average ng katekista sa buong Pilipinas. So, ngayong nagkaroon ng pandemya, how can we reach them? And ngayon, Doc Jo, mukhang nakikita ko na ang dahilan kung ba't ito successful because there are those younger generation who actually responded to the call na magtulungan, no? At nakikita natin yung pagiging consensus nila, Sister Clarina sa Brother Brian, na talagang tumulong to make it happen, no? Kasi it should not be a hindrance, lalo na't alam mo na may kakayahan ka. Eh, talagang yung mga bata talaga, you were born with it eh. So alam nyo na kung anong gagawin para ma-reach nyo yung ano, mapindot nyo yung dapat pindutin at masaksak nyo yung dapat isaksak through these technologies. And yes. Doc Jo, I think we have to really thank because one of the findings ng research natin is the need for youth catechists. And yes. I am seeing a future here. Oo. Oo, kaya talagang ipinagpapasalamat natin, no? Kung natatandaan natin sa kwento ni Ate Clarina kanina, siya ang unang nakarinig. Ni-register niya agad silang lahat. At kung natatandaan nga natin yung una nating webinar, Doc Yayet, na nalulungkot nga yung ating mga katekista, lalo na yung mga nasa senior years na feel paano sila lalabas, no? Paano ang updating, paano makakapagturo. Pero sa narinig po natin kay Kuya Brian, pwede po, no? Ito yung sinasabi natin na nagtulungan, talagang itinulay, no? Nagkaroon ng tulay para marawak ang ating marating para dito sa ating kwentong Biblia. Kaya nakakatuwa po. Siguro ang panghuling tanong natin sa kanila, Doc Yayet, kumusta po ang feedback naman ng mga kasamahan sa atin pong kwentong Biblia? Kasi Doc Jo, kasi hindi lang to isang beses. You know what is fascinating about Ray Up and siyempre si La Father and then all the Bible scholars? Eh dahil tinanggap nila yung challenge na hindi lang ito one time. Kasi madali lang mag-webinar katulad nito one time, no? But to commit yourself to have 20 sessions is fascinating for me just for the imagination. But for sa kanila, at kasama nila na naka 15, 16, 17, 18 sessions, sa akin, para sa akin, wow, it's like really being a student na talagang consistent and conscientious. So yes, kumusta naman po yung mga kasamahan po ninyo, Miss Clarina, sa inyong pong ano po, sa inyong pong Sister Clarina, doon po yung mga kasama nyo, anong feedback po tungkol dito sa kanilang karanasan? Ayun po. Pwede ko po bang banggitin ang kanilang mga comments sa ating kwentong Biblia? Pwede. Nagkon po kasi ako ng nagpaikot ako ng isang papel para makalap ko po yung comment po nila. Sige po, banggitin niyo po yung ilang comments, right? Yeah. Ilan. Kwentong Biblia helps us to be familiar on how to read and use the Bible, especially in reading the texts of different books in the Bible. Sabi po nung isa din, Kwentong Biblia helps a lot in our catechetical ministry because of its down-to-earth explanation in every book according to the times of every generation. Sabi po din nung isa, Kwentong Biblia helps our catechetical ministry by providing a thorough and meaningful explanation of the Word of God. Also, through the Kwentong Biblia, the knowledge of each participant is further expanded. Hence, we are more motivated to proclaim the Word of God. Wow! Ganda na.
motivated, mas lalong nag-aalab ang puso na magkwento pa. Okay, maraming salamat. Parang Doc Jo, hindi lang dalawa yung magta-travel papuntang Emmaus or galing ba Emmaus or papuntang Emmaus, right? Oo. Yung pag yung kasama niya si ang Panginoon ay talaga naman hindi lang dalawa kasi madami na sila ngayon eh, right? Oo. So talaga nagmumultiply, right? Oo. Katulad ng sinabi nila Dr. Marisol kanina. Okay. Brian, ikaw naman. Ayun po. Thank you, Doc. Napakadaming naging naituro dito sa mga kasamahan ko. Unang naging feedback dito, hindi lang yung kanilang knowledge ang napunan dito eh, kundi yung camaraderie sa grupo. No? So, palagi nalang sinasabi na yung mga kasama ko, tuwang-tuwa daw sila sa mga pinabahagi ng mga speakers dahil yung komplikadong topic nagagawang simple at madaling maintindihan at madaling maunawaan. Kumbaga, facilitating learning. Yung mahirap na topic na ipapaliwanag na simple na madaling maintindihan ng mga matatanda. Kaya nakikita ko yung mga reaksyon ng mga matatanda. Ganito po reaksyon ng mga matatanda. At sa mga tikis namin ito, matatandaan eh. Ay, ganun pala yun. Ay, Ay, mali pala ang aking intindi doon. Ganon pala yung lalo pa nagbibigay si Father Georgie ng mga explanation about sa biblical text. Ay, oo nga, mali pala itong intindi natin. Nagkakaroon siya ng realization kung ano yung tama. No? At pag, at hindi lang yun. Tsaka siguro ito yung pagkakataon na rin sa ating mga kabataan na siguro naka-live naman po ito. Ako'y manawagan na rin sa ating mga kabataan na mga naglilingkod sa simbahan, sa mga katekista. Magpursige kayo sa paglilingkod sa Panginoon at gamitin ninyo ang inyong lakas para matulungan ang ating mga matatandang katekista at kayo ang kanilang maging lakas nila lalo sa panahon ito ng pandemya dahil tuwang nakakatuwa po. Natapos itong session na ito, itong virtual learning na ito kahit may pandemic. Yun ang isa sa napakahirap eh. Walang alam sila sa gadget, may pandemya na, natuto pa sila. So kaya napakalaking bagay nito. Kaya sana po sa lahat ng mga kabataan na naabot ng tinig na ito, ay huwag kayong panghihinaan ng loob sa inyong pagsisilbi sa Panginoon at higit sa lahat sa pagbibigay na suporta sa ating mga katekista. Kayo ang pag-asa ng simbahan. Dahil kayo ang susunod na tayo mga kabataan ang susunod sa kanila kapag sila'y nawala na. Kaya magtulong-tulong tayo mga kabataan, mga pamatanda, mga paano. Kasi napaka-importante ng pagtutulong-tulungan. This pandemic, ito nga po realization ko, isingit ko lang. Ang tinatarget ng pandemic na ito ang mga lingkod, ang mga gawain na patungkol sa Diyos eh. Mga pagtitipon na tungkol sa Diyos, pinatarget ng pandemic na ito. Pero napatunayan ng virtual learning na ito, ng kwentong Biblia na ito, na walang makapipigil kahit ang protocol o kahit ano paman o pandemya, pagdating sa panawagan ng Panginoon, hindi ito mapipigilan ng sinuman. Pag umuo tayo sa Diyos, magagawa natin lahat ng paraan, kahit anong pigil ng demonyo, magagawa natin sagutin ang oo, ang panawagan ng Diyos. Yan, maraming salamat. Sarap pakinggan nung panawagan mo na yon na Kuya Brian, no? Napatunayan nga po ng kwentong Biblia, mga kapatid, na ang pagkamangha ay hindi lamang sa mga bata, maging yung mga matatanda ay patuloy ang pagkamangha. Maraming salamat po sa inyong dalawa at mabuhay ang mga katekista. Maraming salamat, Sister Clarina, Brother Brian. At ngayon naman po sa huling segment, talaga naman ito na. Father Ernesto De Leon, ang aming Executive Secretary ng Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. At Dr. Joe, ang iyong ninong. Opo naman mga kapatid, lagi po nating kasama sa ating webinar. Of course, ang ating chair ng CBCP Etche, Bishop Bobet, magandang gabi po. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi po sa inyong lahat, pati po yung mga kasama po natin dito sa ating kwentong Biblia.
Kwentong Biblia. Opo, Father Ernie, bati muna po kayo bago po kami magtanong. Gandang gabi sa lahat at maraming salamat sa mga nagbahagi at sa lahat ng mga sumusubaybay. Sana talagang maghatid pa ito ng matinding pag-aalab sa ating mga puso. Bago ko po tanungin si Bishop, Doc Joe, mukha talagang si Father Ernie ang una kong tatanungin. Kasi sa lahat po ng pagpaplano, simula pa nung una, Father Ernie, alam nyo naman po kung ano po yung mga findings ng research namin and sinasabi namin, paano po natin to i-implement. Father Ernie, ngayong napakinggan nyo po na almost done na po ang ating Rio on Bible Catechesis, ano po ang dating sa inyo? Ano po ang pakiramdam nyo na mukhang masasabi nating parang nagtagumpay tayo sa Bible Catechesis? Father Ernie. Doc Yayat, hindi tayo parang nagtagumpay. Nagtatagumpay tayo. Salamat sa Diyos. Okay. Una, sinusubaybayan ko rin yung mga Catechista, no? Alam mo naman yung lugar namin, no? Alam mo naman yung aming catechetical center. Mayroong isang malaking conference room sa loob. Tuwing Sabado ay nanduroon sila kasama si Sister Eleanor, no? At talagang bago dumating yung oras, nanduroon yung kanilang excitement sa bawat session, sa bawat Sabado. Kaya doon pa lamang, tapos nakikita ko rin sa screen yung maraming mga nagpa-participate from different parts ng bansa. Kaya doon pa lang, on that count alone, ay nasasabi ko na talagang iba ang naging hatak sa kanila nito si Father Joji at ng kanyang mga naging kasama. Kasi ay yung kumbaga swabe, nakababa, wala sa ivory tower, hindi yung mga parang mga lessons lang, pero ito talagang nasabi nga ng isang nag-participate dito sa amin, parang andyan lang naman pala yung kwento sa Biblia. So kaya siguro doon sa excitement, yung laging nag-aabang ng oras na, tapos yung pagsasama-sama nila doon sa aming session hall na yon, on that count alone, talagang nakita natin yung tagumpay. Hindi tayo parang nagtatagumpay, natutugunan talaga natin research, yung ipinakita ng research, nabibigyan natin ng tamang intervention, at naniniwala ako na talagang ang Diyos ang nagturo kung paano pa matutugunan yung hinihingi ng research, at ang Diyos ang nagbigay sa atin talaga, nagturo, no? Syempre diyan sa pamamagitan din ni Mother, talagang bigay ng Diyos si Father Joji para lalong matutunan, no? So salamat talaga kay Father Joji. Yun, so count along. Sa dami ng mga nagdumalo, sa overflowing na response, sa saya, sa excitement, sa dami ng mga natututunan, sa maraming mga realizations na yung Biblia pala, yung kwento pala ng Diyos, ay wala doon sa alapaap, nandito pala. Well, ang lahat ng mga ito ay patunay na nagtatagumpay. Thank you. Salamat. Salamat ng marami, Father Ernie. At salamat Doc Yayet. Salamat lagi sa mga pagtatanong, sa pakiki, yung lagi ang nararamdaman ko, lagi akong kaisa. So sa yung mga text, sa yung mga tawag, ano bang gagawin? You want me to know everything ng mga nangyayari. Thank you so much. Walang anuman po. Doc Joe, ito na si Bishop. O, pwede mo na tanungin ang gusto mong tanungin sa kanya. Gandang gabi muli, Bishop Bobet, sa
sa nakailan na ba tayong research-based intervention outcome webinar. Ano po para sa inyo ang naging pagkakaiba po nitong ating kwentong Biblia sa iba pa nating mga research-based intervention, Bishop? Dok Jo, pwede bang bago yung tugon dun sa tanong, gusto ko munang pasalamat sa ating UST Research Department. Apo. Pinamumunuan ni Dr. Bell at ni na Doc Yayet at sa lahat ng mga kasama nila, we want to unite ourselves with you sa pagdiriwang ninyo ngayon sa araw na ito. Salamat po, Bishop. Gusto ko ding sabihin na salamat kay Father Joji. Hindi madali ang maghanda ng 20 sessions sa Pilipino na yung mga hindi ko alam kung nakatulong yung pandemya para maging available sa atin si Father Joji, no? Yung mga sa tulong ni na Doc Maricel Ibita at Doc Malu Ibita at si Father Arvin Pangan, no? Thank you really very much for their help. I think malaking bagay yung contribution na binigay nila, kasi alam nyo yung talagang kailangan natin yung mga formation materials sa mga katekista natin. I think isa ito sa mga findings dun sa first part ng national survey natin, no? Yung mga na yung madami sa mga dioceses na kulang talaga yung formation nila. Ganon yung bang at isipin pa natin na madaming mga katekista natin na high school graduate at saka grade school graduate, no? Yung mga pero they are full of passion, they want to learn, ganon, they want to share the faith, no, to the children. Yung kaya para sa akin itong kwentong Biblia na ito na intervention natin dito sa ating research, yung isang malaking contribution, kasi unang-una yung ito talaga yung unang-unang pinanggagalingan ng mga tinuturo ng mga katekista natin sa mga bata, no? Yung bang this is the first source. At napakahalaga na yung sinasabi kanina ni Father Ernie na napababa natin. Una, gumamit tayo ng Tagalog o Pilipino. Tapos yung sa paraan na naintindihan ng marami. Kaya nga gusto kong sabihin na no, yung isang hamon sa mga religious educators natin na nag-attend itong kwentong Biblia, yung mission nila na ibahagi itong natutunan nila sa madaming mga katekista na talagang kulang yung kanilang formation program sa kanilang mga dioceses. At I think this will be available, di ba, sa yung mga findings natin na Dr. Yayet, no, yung mga yung ipapaabot natin ito sa mga katekista, especially yung mga religious educators natin, no, yung mga para sa ganun ay ma-identify natin yung mga dioceses na talagang kulang na kulang yung formation program nila. So para sa akin ay yung difference nitong ano, yung itong kwentong Biblia na ito, yung Bible Catechesis, it's really making available for our catechist formation program. Kasi pag sinabi natin formation program, hindi lamang ito yung para dito sa kaalaman natin, no? Kundi para sa puso din yan, eh. Especially yung paraan ng pagtuturo ni na Father Joji, yung talagang nagahamon para sa buhay itong mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin, no? Yung mga dapat maging daan para baguhin yung buhay natin, kasi nga yung hindi ba yung mga katekista talaga ito yung
ito yung maganda sa mga katekista natin, hindi lamang sila nagtuturo, but we see, especially sa mga findings natin, they are also witness of the faith. No? Kaya nga, yung isa sa mga nakita natin, yung treasure talaga ng simbahan, ito mga katekista natin, eh, no? Yaman talaga ng simbahan. Ito. Kasi yung hindi lamang sila nagtuturo ng mga bagay na alam nila, kundi yung mga bagay na sinasabuhay nila at nararanasan nila bilang mananampalataya. Nako, at whenever I listen to to Bishop Bobet, ay talagang nag-aalab yung aking damdamin. Totoo niya, naaminin ko na, no? Kala ko isang taon lang ako dito sa NCS. Nakakaliman taon na ako kasi once na nagsalita na si Bishop, parang, ay, nako, may assignment ulit tayo, hindi ako pwede makatanggi. So, but ang point is that talagang yung pagiging katekista, unang katekista, kasi kanina natutuwa ako dun sa kwento Bishop ni Father Arvin na talagang kahit hindi katolikong katekista yung kanyang naka-influensa kanya, alam mo na mahalaga na ang mga paring may pusong katekista ang talagang napakalaking magiging impact sa marami. So katulad ng mga findings po natin, Bishop and Doc Joe, talagang nag-aalab yung damdamin ko na talagang totoo nga siguro. Na natanggap natin ang tagumpay ng effort natin, ng research natin at nung intervention action research natin ngayon, Doc Joe, na i-celebrate natin ang kahalagahan ng mga katekista at ang kahalagahan ng kanilang patuloy na formation dahil sila ang talagang kailangan ma-form natin para mas lalong may maayos na pagtingin at pag-intindi sa ating pananampalatayang Katoliko. Doc Joe? Maraming salamat, Bishop Bobet, no po, sa inyong mga winika ngayong gabi at paalala na talaga namang ang ating mga itinuturo po ay nagmula sa Biblia at mas lalo natin itong maikukwento ng mabuti kung naiintindihan natin ito ng buong puso, buong nag-aalab na puso at mas malayo ang mararating ng ating kwento. Doc Yaya, tunay nga na ang gawaing ito, no, ng kwentong Biblia ay hindi lamang gawaing pananaliksik, mga kapatid. Tunay itong gawain ng kamay ng Diyos na gumalaw sa gitna ng pandemya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama. Magtatapos na ang kwentong Biblia, mga kaibigan, pero magtutuloy, magpapatuloy ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Opo, napakaraming P ang dapat nating ipagdiwang ngayon. At talagang pasasalamat sa Rhea, pasasalamat kay Father Georgie, pasasalamat sa kanya mga nakasamahang Bible scholars, pasasalamat sa mga katekista na napakaraming umaten, pasasalamat sa mga paring pinayagan ng mga katekista nila sa parokya para umaten at binigyan ng laptop, binigyan ng equipment para magpatuloy ang gawaing ito kahit virtual. At syempre, medyo pasasalamat sa pananaliksik. Dahil ngayon napagdiriwang po ng University of Santo Tomas ang Research Week. Talagang kung alam lang nila na pag may problema tayo, sila Bishop, sila Father Ernie, sinasabi ako, pwede nyo po ba kaming pagdasal? Kasi po talagang kailangan po natin ng mga prayer warriors para sa ating lahat ng ginagawa. Kahit ano bang uri ng panaliksik ito, sa gitna ng pandemya, alam natin na ito ang pinakamahalaga. Ang pagdiriwang, ang pasasalamat at ang pananaliksik. So, congratulations Rhea, congratulations to all of us for this beautiful kwentong katekista and congratulations po, syempre pagbati po sa ating Etche na talagang over and over again nire-remind po tayo na patuloy po ang ating paglilingkod sa gitna ng pandemya ng mga katekista. Kaya siguro marapat lamang na we end this kwentong katekista 6 sa pamamagitan ng prayer na ibibigay sa atin, syempre pamumunuan ng ating Bishop Chair ng Etche, si ating Bishop Bobet Malyari. Bishop? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa
inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa patuloy na pagpapadama po ninyo dito sa pagmamahal na ito sa pamamagitan ng inyong mga salita sa banal na kasulatan. Salamat po sa pagyakap ninyo sa amin, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Pagyakap ninyo sa mga katekista at sa pagbibigay po ninyo ng mas maalab na pagmamahal sa kanila, lalong-lalo na upang ipagpatuloy ang misyon na pinagkatiwala mo sa kanila. Sana po itong pandemyang ito ay maging daan pa para lalo pang maging mas malawak ang maabot namin at lalo pang lumalim ang aming pagkilala sa inyong mapagpalang presensya at maalab na pagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa lahat ng mga kaisa namin dito ngayon sa webinar na ito o sa dito sa Kwentong Biblia. At sana itong gabing ito ay maging daan para sa ganon ay maging bukas kami sa abot-abot na biyaya na gusto mong ipaabot sa amin ngayong panahon na ito na pinagdiriwang namin ang 500 years of Christianity, ang Year of St. Joseph, Year of Mission. Bagamat madami pong mga nasantabi na mga activities, alam namin yung kapangyarihan ninyo, ang pagmamahal ninyo ay patuloy na umaapaw para sa aming lahat. Ang lahat pong ito iniingin namin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong evaluation. Tingnan nyo lang po ang ating QR code. At maraming maraming salamat po sa inyo. At meron po tayong Kwentong Katekista 7 sa Lunes, tungkol naman po sa tulang panaliksik. Doc Jo? Maraming maraming salamat pong muli sa ating mga nakasamang panauhin, ang ating mga katekista, Sister Clarina and Kuya Brian, at lahat po ng mga katekista na nanonood at kasama natin, lahat ng mga katekista sa ating simbahan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa ating mga Bible scholars, Father Joji, Father Art, Drs. Malu and Dr. Maricel. Maraming salamat sa pamunuan ng CBCP Etche, Bishop Bobet, Father Ernie and Mother Jess. Pagbati po sa UST Research Center. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag pong kakalimutan ang panghuling sesyon ng ating Kwentong Biblia. Ikukwento na po ni Father Joji na sa kabila ng napakaraming librong ito, iisa lamang po ang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Alam. Maraming salamat. Bye. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po tayo lahat. Bye-bye. Oh, God bless. God bless. Thank you, Bishop. God bless po. Opo. Salamat po ulit sa suporta. Thank you, Bishop. Bye. Wag po muna kayo umalis. Magkakaroon po tayo ng photo opportunity.